at para mapatunayan din sa nakakarami sa mga sumusubaybay sa amin. At pagpasensya niyo na po sa mga bata na nanonood sa amin. Sana huwag niyo itong panoorin kasi ayoko talaga na nag-upload ng ganito. Pasensya na po kayo sa mga magulang. Tinatakot siya. May mga death threat, tinutukan ng barel, ginapos, yan. Sabi ko, aanin mo yung material na bagay na yan kung buhay naman natin yung nakasalalay dyan. Eto si Mang, lumapit sa amin. Eto, totoo to ha. Andito. Eto si Mang, lumapit sa amin na kasama daw siya sa lahat ng plano. This time, magsasalita na kami. Hindi kami sumasagot kasi yung nararamdaman namin, trauma, takot. Hindi nyo alam yan kasi yung mind nyo nandun lang sa issue. Hindi lang to basta-basta issue, mga kasatsat. Hindi siya basta-basta na chismis. Kasi wala naman kayong alam eh. Hindi nyo alam. Kasi tayo, hindi tayo sumasagot. Yung isa lang yung nakikita nila. So, feeling nila guilty agad yung hindi sumasagot. Kasi kami, nasa legal na pamamaraan yung ginagawa namin. Kasi nga, hindi siya basta-basta ang issue. About sa umpisa natin nandun sa yung private life namin, right namin yon. As a normal na tao, right namin yon. Protection namin yon. Na hindi namin ipublic kung ano man ang... Nasa sa amin yon kung gusto namin i-sabihin. Kasi nandito lang ikaw sa YouTube para siyempre magpasaya. So wala tayo doon. Nandito tayo sa... Sobra na kasi meron ng threat eh. Kaya nandito kami sa harap niyo ngayon. Magsasalita na kami. Pero actually dapat talaga ayaw namin sa social media pa. Lumaba ng humaba. Gusto namin putulin agad. Kasi sobrang nakakabahala na. Yung dito sa loob ng bahay, yung panghuhusga nyo sobra-sobra. Na halos hindi namin makain yung mga pinagsasabi nyo. Kung bakit wala na siya dito. Eto yan. Punta tayo doon sa yung sinasabi mong babaero, madaming chicks. Grabe. Paano siya mong bababae? 24 hours ng... Andito ko, alam mo yan, siya, diba? Ako kasama niya. Tignan nyo sa mga post niya pag ano, yung pinagtatanggol mo nga ako, diba? Na ikaw pa nga nagsasabi sa mga nasa labas na busy ako, ganyan. Kasi yun yung totoo. Ito, sabihin natin yung babae na yan. Isa yan sa reason. Pero alam mo ba? Hindi, alam ko yan kasi ganito po story niya. Ito, sige. Bali, parang... na si Kit mismo ang nagsabi sa akin na parang, Han, meron akong ano sa'yo, pero hindi ko masabi sa'yo. I-check mo na lang sa CCTV, kasi meron po kami CCTV dito. Meron kami CCTV dyan. Ngayon. Andito, ayan. Ganito, mga kasatsat, nararamdaman ko na eh. Malaki na yung pagkakaiba niya sa mga nakaraang neto. Kung mapapansin nyo, hindi ko siya masyadong inilalagay sa vlog ko. Kasi may napapansin na akong kakaiba sa kanya. Alam niyo kung bakit? Bakit niya ibubuyo sa akin yung babae na... Ang ano noon, parang gusto niyang pansabihin na ang lalim ng pagsasama niya. Alam niya na kung sino yung tinutukan namin babae. Hindi ako mag-mention ang name. Isipin mo within 3 weeks, magiging... Malalim na yun. At saka paano mangyayari? Alam niya na lumalabas ako o hindi. Nick, alam niyo nga eh na sobrang may mga nagko-comment pa nga eh. Buti nakakatiis ka na hindi ka nakakalabas. Kasi nasabi niyo, tsaka ako, hindi talaga ako palalabas. Okay lang sa akin yun. Hindi naman kami magtatagal kung hindi okay sa amin yun. Eto yan ha, makinig ka. Huwag ka masasaktan ha. Pero eto yung totoo. Ako ang nagsabi kay Ben na i-check mo ang CCTV. Alam mo kung bakit? Kasi malalalim na yung mga sinasabi mo sa akin. Oo, sabihin ko matalino ka. Pero alam mo ba na nakakaramdam ako na gusto mo kaming pag-awayin dalawa. Nung nag-away na nga kami dahil dyan sa CCTV na yan, ano sabi ko sa'yo? Ang sabi ko sa'yo, bakit mo binubugay ang skit? Alam mo may asawa siya. Anong gusto mo mangyari sa ginawa mong pagbubugaw sa kanya para mag-away kami? Para maghiwalay kami? Sabi ko, oo ngayon, nakita mo nag-away kami ni Kit. Sabi ko sa kanya, masaya ka? Tinanong ko siya, kasi nakita ko kung paano niya bigawin eh. Nagtatrabaho si Kit dito. Pinapasa sa kanya yung telepono. Ito ah, usapin kung mo, ako ano, ng bababa, ganyan. Kung ako talaga, ako ang may gusto ng bababae ako. Sasabihin ko ba sa kanya, check mo.
Kasi alam ko sa sarili ko na parang gusto siyang hawakan. Ay, alam mo, ito ang napag-usapan namin na. Parang na-feel mo na. Na-feel ko kasi nararamdaman ko na may kakaiba kay. Ang gusto mo magkaroon ng alas sa akin. Kasalanan, magkaroon ka ng kasalanan. Na pwede mong ipanglaban ba 'yan? Hindi, hawakan niya ako kasi kapag ka naghiwalay tayo kasi hindi naman siya sa'yo eh. Hindi naman siya sa'yo pupunta kasi ayaw naman talaga niya sa kanya. Bakit ha? Bakit ayaw niya? May phobia to sa ginawa niya before. Ang kinuha niyang loob ako. Kasi nung nag-aas siya sa akin na kung pwede daw maging... Neto lang yan. Si Mangmang kasi siya? Hindi siya regular, siya? On-call driver. Ng family ko, ng daddy ko, ng mga kapatid ko. Ng lahat sa kanya. Sa akin kung wala. Kung may lakad lang kami, on-call. Ngayon... bandang July or August, kinausap niya to, kung pwede daw mag-drive. Sabi ko, hindi natin kailangan siya, kasi sayang yung pambayad. Before that, madami siyang sinasabi sa akin. Last year lang po to, ha? Kinukuha niya yung parang loob ko, which is naniwala talaga ako. Lalo na, Sobrang nakuha yung loob ko, kasi nga, di ba, kamamatay ng daddy ko, na... Ang dami niyang payo sa akin na mararamdaman ko talaga na totoo. Kaya sabi ko, pero alam ko yung past niya, yung lamat niya na sasabihin namin sa inyo mamaya. Ito na sasabihin namin sa inyo. Kinausap ko siya. Sabi ko, Han, pumapasok sa akin. May trabaho siya eh. Regular siya dyan sa salon. Sa salon siya nagtatrabaho. On call nga lang siya eh. Nakikita niyo na siya sa vlog dati, pero pasulput-sulput kasi lang. Kasi siya yung may gusto sa vlog. Ano yun, parang bigyan mo ako ng trabaho. Sige, kakausapin ko si Vena. After nung nakahiga na kami ni Vena, sabi ko, pumapasok si Mang na driver. Ayaw niya. Ayaw ko, kasi kaya ko naman eh. Kasi kaya siya naman drive. Talaga eh. Siya naman talagang naghahatid sa bata eh. Sabi kong ganun. Wala eh. Nakuha niya yung loob ko eh. Ang sagot ko pa sa kanya, bakit ako naman ang papasweldo, sabi ko. So parang sa kanya, parang, sige, bahala ka. So yun na nga, ayaw niya kasi merong lamat yan. Eto na, dito na tayo. Punta na tayo dun sa reason kung bakit na nag-iiba na siya. Na nandito siya, hindi yung sumasama-sama siya sa vlog, yung nandito siya. Na dati kasi, pasulpot-sulpot lang yung talagang kinuha ko na siya na driver ko talaga. Sinasabi ko na nag-iiba na yung ugali niya. Remember na nagpunta kami sa Taal, nagda-drive siya. Yung nagbigay lahat kami ng message. Lahat kami narinig namin na sinabi niya na may isa pa kasing driver, may isa pang van. Naggalit na galit daw kasi ang akala ng driver na yun is ihatid lang yung goods then babalik na dito sa Manila. Yun, sinabi niya yon. Pero narinig ng buong nasa hapagkainan. Ngayon, nung nagbibigay na kami ng relief goods, gustong-gusto ng driver. Masaya siya. Ang saya tignan ng mga gusto niya rin daw yon, parang nakakapagpasaya. Ngayon, si Bena, kinonfront niya nung nagda-drive. Sabi ko, akala ko ba sabi mo galit na galit yung kabilang driver? Mukhang tuwang nag-e-enjoy siya na tapos abang biglang sabi niya, Ma'am, wala naman po akong sinabing ganyan. Nagkatingin na kami dalawa liit. Hindi, meron, sabi ko. Sabi niya, meron. Meron pa sa akin, mo pa nga sinabi. Hindi, wala. Nagalit daw yung ano, sabi hindi, ko. Hindi, wala. Meron, narinig namin. Hindi nagsasagutan na lahat. Narinig namin. Tapos ikaw, di ba, parang medyo, ba't mo sinasabing gano'n? Ba't mo sinasabing wala? May sinabi ka naman. Parang gano'n. Tapos, alam niya yung itsura niya na parang buti, sasaka. Hindi ko nakita kasi. Hindi niya nakita eh. Pero ako, admins, nakita. Sabi ko, akala ko, meron pang pangalawa. Kumbaga yung gigil niya, tapos dinanong niya yung manibela. Ang akala ko, nakita mo, nakita na natakot siya. Akala ko talaga, actually, mga kasatsat, natakot siya. Kasi nga, parang nanggigil. Naglaylo ka ng boses mo eh. Sabi ko, parang natakot siguro si Vena. Kasi kasama namin ibang admin. Ginanong daw yung t-shirt, tapos parang gigil na gigil siya. Ano ba sinabi ko? Sabi ko, di ba? Parang nagsisinungaling kasi siya. May sinabi naman siya. Sige, tapos tayo doon. Yun, kaya namin sinasabi yan. Yan na yung mga part na nag-iiba-iba na yung mga sinasabi niya. Kapag sinabi niya,
Baka nagsinungaling siya, papanindigan niya. Yun ang napansin namin. Naglagi na kami nag-uusap about sa kanya. Totoo, wag kang masasaktan. Nag-uusap namin about sa'yo. Ngayon, bumabalik na kami sa past. Na nangyari na yung ex mo, yung lamat mo, bumabalik na kami doon. Samahan mo pa nang nangyari dyan sa guard. Alam mo yan. Ito kasi si guard. Ilalagay ko sa screen na. Merong message yan si guard. Na. Sa kanya lang talaga manggagaling. For sure, sa kanya. Kaya siya, sa kanya. Sige, ngayon, sabihin natin, sa kanya. Sa kanya galing. Sa kanya galing. Ngayon, hindi niya alam na malalaman namin. Mm-hmm. Kasi sinend ng file sa admin namin yung paninira ni guard sa akin. Yung ganyan na ganyan sa ginagawa niya ngayon. Ngayon, kinonfront namin yung guard. Hindi naman siya lumalaban eh. Kasi kapag nagyayabang ka pa, pwede ka pang kagaya na sa kanya na kahit na huling-huli na, i-deny pa. Si guard kasi, kumbaga inamin niya agad eh, na opo, ako po, sabi niya. Bakit? Sabi ko, bakit mo ko sinisiraan? Kilala mo ba ako? Ako nga ngayon lang kita nakita, sabi kong gano'n sa kanya. Anong problema mo? Galit ka ba sa akin? Kasi the way na yung chat niya, parang galit na galit siya sa akin. Parang ang dami niya alam, eh hindi niya ako kakilala. Ngayon, hanggang sa nagsabi na, may yung word, yung isang word doon, yung sa YouTube, na pinaglalaban niya rin, eh, paano malalaman ni guard yun kung hindi nang galing sa kanya, di ba? So okay na, pinatawad ko na si guard. Yung pinaglalaban niya pinatawad sa YouTube, sinasabi niya sa inyo. Inakbayan pa nga ako ni guard. Papapanood ko po sa inyo, paano kami nag-ayos ni guard. Yung mag-concern ka, pero totoo na maging concern ka, pero dapat walang maaapapan na. Sige po. Walang masisirang ibang tao. Kung hindi ka naman talaga sure kung saan makasasabi. Ayun, alam mo na kung gano'n siya kabuti. Bait. Wala ka na. Grabe, sobra-sobra yan. Kung ibang tao yan. Hindi, magkatrabaho ako. So ayan mga kasatsat, nakita nyo, okay na okay kami. Buti na lang pala talaga, binidyohan yan ng admins ko. After that, pasok na kami sa loob. Okay na. Hindi, nandito pa tayo sa labas. Dito nga, sa loob ng gate. Okay. Mga admins po kasi, syempre, kwentuhan kami. Dito kasi sila natulog yung gabi, nag-vlog. Pero hindi ko siya kinonfront, hindi ko siya kinausap, wala lang. Kumbaga, parang... Sa akin mo parang kasi nga meron na kaming mga ano eh. Meron na, 'di ba sinabi ko nga sa inyo, nag-uusap na kami. Kumbaga, pag-uusapan natin mamaya kapag wala ka na. Ngayon, nandito lang kami kwentuhan. Lumayo siya, punta siya doon sa may bandang dito sa may sulok. Maya-maya, sinugod niya yung guard. Kaso syempre, sabi ko nga sa inyo, paano mo mabibidyohan agad? Syempre biglaan. Guard! Yan, bumalik na siya. Ang sabi ko, okay na eh. Bakit mo pa ginanon? Nag-ano na kami, parang, bakit siya galit? Eh, okay na. Gets nyo? Pinuntahan ng admins, tinatanong niya kung pinapaamin niya yung guard kung kanino ba galing yung mga sinasabi kasi napaka-imposibling sa'yo. Ang laki ng galit mo kay master, sabi niya ng mga admins. Ang sinasabi ng guard, hindi po naawalan talaga po ako sa fan. Kasi naghihintay na ng matagal, malayo pa po, ganyan. Tapos, ngayon, tinanong tong yung YT, eto, paano mo nalaman? Kinento lang po sa akin yan, ng karelyebo niya. Isang guard, nakasama niya sa, ano, sa vlog niya. So, it means, nanggagaling nga talaga dito. Pero wala pa rin, hindi namin siya kinoconfront. Okay na. After ng kwentuhan namin dyan ng admins, pasok namin dalawa. Kwarto kami. Kasi mag-uusap kami dalawa. Pasok na kami sa kwarto. Yung, di ba nga, meron bakit na nga kami pag-uusap. Bakit niya sinuntok? Bakit niya, parang ganon. Maya-maya,
narinig na ito, may nagsisigawan na naman sa labas. Mm-hmm. Yun na yun. Tatanong nyo kung bakit may video, di ba? Bakit binidyohan? Nabidyohan nyo ng isang admin. Actually, magkaibang ano yan eh, magkaibang video yan eh. Nang isang admin, pumasok dito. Hindi ko na naabutan yun eh, na binugbog ni ma'am yung guard. Bakit? Nilapitan ko uli. Pumunta na ako doon. Takot na takot si guard. Sobra. Ano inyo naman si, pakalmahin nyo naman, ganyan. Tapos ngayon, ang nakapagtaka, bakit niya binabaligtad na dahil sa akin? O, pinagtanggol. Ito, yan, makapanood yung salita. Siya, puro siya, hindi ba kayo nagtataka? Puro siya, salita lang, salita. Wala siyang pinapakitang pruweba. Ngayon, eto na yun ha, isa yan sa pinakamabigat na reason. Neto. Bakit niya sinulat? Bakit din? Ito, bakit dinaan sa sulat? Takot na. Kasi yung pagka-violent. Violent siya. Pwede rin sa loob ng bahay, lalo na may bata kami. Mm-hmm. Hindi po pwede na, i-ano na, nakita ko yun, nung nag-gananin niya yung guard. Takot ako. Mm-hmm. Takot talaga. Kaya nakipakikita sa video, hindi ako kasi takot ako sa mga ganon. Mm-hmm. Tapos, kakaroon pa ako ng kasama sa bahay na violent. Violent. Anong di niyo po ako masisisi? Ngayon, dinaan ko na lang siya sa sulat. Wala po akong makitang mali sa sinulat ko sa kanya para i-bash ako. Kaya ako na, guys, takot ako sa kanya. Parang hindi ko kaya sabihin sa kanya ng personal harapan na paalisin ko siya. Eh, baka ano gawin sa akin? Ang gusto namin mangyari, umalis lang siya dito sa poder namin ng maayos. Maayos pa rin. Kasi may takot kami talaga. Actually, totoo. May takot talaga kami. Yung sinasabi niya na galit na galit daw ako, gaganti ako na sabi niya doon sa iba kasi hindi kami parehas na nagbabasa-basa. Hindi po ako nagbabasa. Masyado. Sabi niya doon na sabi niya na gumaganti daw ako kasi ayaw ko daw na umalis siya. No, alam namin yung sulat na yan. Pero ang gusto pa rin namin, maayos. Sabi niya sa akin, ako na lang daw magbigay. Ayoko. Ayoko. Ibigay mo kay Yaya Esther. Siya ang magbibigay. So yan, pagkadating namin dito ni Ma'am, ibinigay yung sulat, binasa niya. Pagkabasa niya, hindi siya, alam niya na sa sarili niya. Kasi, ang mga hindi pa po alam kung ano yung pinost niyang sulat, ito po yung nakalagay doon. Yung sinabi niyang sa sulat, di ba? Yung friendship, ang pag-uusap talaga namin ni Bena, sabi ko, ayoko na magkahiwalay ng magulo kasi baka anong gawin sa atin niya. Tutulungan ko pa rin siya. Actually, totoo, tutulungan ko pa rin siya. Gusto niya na mag-collab? O sige, pero sarili niya na, sarili niya ang channel. Pasensya ka na kung masasaktan ka, pero sa totoo naman pala talaga yung hinala namin yung gagawin mo. So kaya sinasabi na namin lahat yung ngayon. Yung paninira, sobra-sobra na eh. Ngayon, eto ha. Ang plano namin is umalis siya dito ng maayos. Sabihin mo sa sulatan, ako pa nga nagsabi sa kanya yung bandang ilalim. Huwag hahadlangan yung pagkakaibigan. Para at least, matanggap niya pa rin. Gets nyo ako? Matanggap niya pa rin na okay. Para walang gulo. Oo, walang gulo. Magulo na nga eh. Magulo. Oo, ayaw namin kasi ng gulo. Ngayon, nung nabasa niya yan, bilis niya akong tinawag dito sa den. Paano kayo maniwala? Meron siyang post. Gumawa siya ng, ang tagal niya rito eh, hindi pa siya umalis. Gumawa siya ng video. Kasi nga okay kami. Master, baka naman pwede mo umbigyan ng pera? Panimula. Sa akin, sabi ko, oo naman. Pero, not now. Maghahanap daw siya ng trabaho. Panggastos-gastos man lang niya. Ngayon, nagkataon kasi na may mga dumating na COD na mga order na ibayad ko dun. Sabi ko sa kanya, ang meron lang ako dyan is yung kalahati ng sweldo niya. Yun yung naibigay ko. Yung sinasabi mong pantulong ko sa'yo sa paghahanap ng trabaho, next time na. Meron siyang bagong channel, di ba? Meron siyang bagong channel. So, tinulungan ko pa siya.
Tapos tinatanong niya yung AdSense, paano daw mag-connect. Sabi ko, wala pa yan ngayon. Kasi kailangan mo nang ma-meet tong mga ganito. Pero ako pa rin mag-aayos niyan. Ganito na lang gagawin natin. Ha? Sabi ko, kapag ka pupunta ka rito, mag-commute ka, ikaw pa rin mag-drive sa akin. Tapos vlog-vlog tayo. Kapag kabalik, i-atid mo ako rito, ikaw pa rin mag-drive. Tapos go, parang gano'n. Normal pa rin yung kung ano yung paano yung samahan namin. Kasi gusto ko walang gulo, walang yung ayoko yung may takot kasi kami, may phobia kami. Ano yung takot namin? Ito. Ipapakita namin to pero ilalagay namin sa screen para mabasa nyo. Ito, bago namin i-post to, nakausap namin yung lawyer namin kung bakit takot. Ito. Naalala nyo yung meron akong vlog, kung alam nyo ha, sa mga nanonood, nasa vlog ko yun na anong prank pa yun. Puntahan nyo po. Nagpanggap akong yung voice, pinarang ko siya. Natakot siya. Nasabi ko po yung kwento. Yung kwento na nangyari sa kanya. Ganito po kwento doon. Nasa doon po ako sa second floor po yung bahay namin. Nasa taas ako. May dalawang mama. May barel po. Tinutukan ako ng barel. Pagkatapos, dinactate yung buong katawan ko. Hanggang sa kamay ko. Wala ko niyan. Nasa Santiago. Nasa Santiago po. Nag-active ako. Kinulong ako sa loob ng banyo. Sobra yung phobia niya dyan. Ngayon, nawalan siya ng 2.5 million na worth second hand bag. Hindi to brand niya. Worth. Kapag ka second hand, ito ang worth niyan. 2.5. Sabi ko nga sa kanya, Han, wag mo nang anuhin yung bags na yan. Yung ano lang yan eh. Pero ano, material na bagay lang yan. Sabi ko sa kanya, wag mo nang anuhin. Kasi sobra na eh. Dahil inaasikaso niya yung pagkawala ng bag niya. Ang nangyayari, tinatakot siya na may mga death threat. Meron pa akong mga death threat. Tinutukan ng barel, ginapos, yan. Sabi ko, aanin mo yung material na bagay na yan. Kung buhay naman natin yung nakasalalay dyan, itigil mo na yung paghahanap sa bag. Ngayon, one time, eto na. Eto si Mang lumapit sa amin. Eto totoo to ha. Andito. Eto si Mang lumapit sa amin na kasama daw siya sa lahat ng plano. Siya daw ang magtuturo kung nasan ang mastermind at kung sino ang gumapos sa kanya. Kasama daw paano po kasi siya. Paano hindi kang matatakot sa'yo? Eto, basahin niyo mabuting salaysay so, na rito. So, ang nangyari, ngayon, imbes na maging suspect siya, ang ginawa namin is witness na siya. Kaya kami pumayag na maging witness siya kasi nababahala kami sa mangyari sa kwento niya na which is nangyayari na ngayon uli. Eto, basahin nyo. Papagranadahan daw niya po ang bahay grabe, niya mga ngayon, sos. Kaya nandito na kami sa harap nyo kasi sobra na. Sabihin mong biro-biro yung threat niya, yung banta niya sa amin. Ito, ipopost natin. May na, threat po siya sa amin. Mo na namin yung threat namin. Neto lang. Ngayon, walang pagkakaiba dito sa affidavit niya na tinuturo niya yung mastermind na nakasama niya rin, na naging witness nga siya. Basahin niyo po muna ng mabuti, ha? Babalikan ko kayo. Basahin niyo muna lahat ng salaysay niya rito. Thank you.
Itong nababasa nyo is witness na siya dyan. So, ang sinasabi niya is, meron siyang concern lang siya kung bakit siya nandun. Ngayon, ang tanong nyo, bakit pa namin tinanggap? Bakit ko tinanggap? Which is, sa kanya, wala. Pero hindi, sa totoo talaga, napaniwala niya kami. Sobrang napaniwala niya kami sa lahat ng kwento. Kulang pa nga to eh, yung mga kwento niya pa kapag kaming dalawa na lang. Sino hindi matatakot sa ganito? Yung private life namin, wala kang karapatan doon. Kahit kayong manonood, wala kayong right. Right namin yun. Protection namin yun. Wala tayo doon na, wala. Chika yung gusto nyo eh. Andito tayo sa legal matter. Yung totoo naming nararamdaman, yung phobia namin dito, sobra-sobra. Halos hindi ako makatulog. At grabe, tignan nyo yung mata ko. Kasi yung takot eh. Yung alam mo yung sobra yung pinakita ko. Alam mo ba yung kung matatandaan nyo, balikan nyo lahat ng vlogs ko. Lagi ko sinasabi, maging malawak ang pag-iisip natin, maging malawak. Na kahit kriminal yan, maaari pang magbago yan. Huwag kayong manghuhusga kahit kriminal pa yan. Kasi alam nyo kung ano yung nasa isip ko. Siya, kasi feeling ko nagbago ka na. Grabe yung ginawa mo sa akin ngayon, sobra. Actually talaga, ayoko yung social media, social issue. Ayoko talaga yan. Sobrang masaya lang eh. Sabi ko nga, di ba, meron akong isang parang sabi. Ano yung feelings ko talaga, yung totoo talaga, nagluluksa ako sa tatay ko, pero mas gusto ko masaya. Ikaw yung nagparamdam sa akin na ikaw tatay ko. Tapos, ayun yung hindi ko matanggap. Meron pala siyang ibang agenda. May sarili kang ngayon, agenda pala. Ngayon, lahat ng haka-haka namin lately, nagkakatotoo na. Ayan yung ginagawa mo. Yung sinasabi mo, hindi, meron pa siyang sinasabi. Figure out nila, bakit niya kami kailangan siraan na siraan. Alam niyo, apat na araw po kaming hindi sumasagot sa lahat ng pambabash niyo, sa lahat ng mga pinapost niya, hindi po. Kasi, tatakot kami ang ginagawa namin, mga kasatsat legal. Kasi kailangan namin protection. Alam mo ba, sabi ko nga sa kanya, hindi to. Gusto niya magkaroon na kami ng sarili namin. Gusto ko kuha ka ng guard yung sarili natin. Yung nababasa namin na natatakot na nga kami. Yung mga nababasa pa namin, private life ni Vena, kay Kiyomi, sa akin. Sa mga yayas. Yung panghusga nyo, yung yayas, yung relationship namin ng yayas, yung mga nakaraan, if inuungkat nyo, kayo yung nauuto. Lahat, kayo, kahit yung mga kasama niya ngayon, ewan ko na lang, kawawa kayo, mag-isip-isip kayo. Tapos yung sinasabi mong ano, pang chichiks. Ano sabi ko? Lagi, hindi ako perfecto. Noon pa yun. Past is past. Napag-usapan na namin yun. Nag-uungkat ka ng mga noon. Nag-uungkat ka ng mga private. Para saan? Ano ang purpose mo? Anong connection noon sa pag-alis mo dito? Bakit parang, yun na lang ba hindi nyo naiisip? Ano po ba? Let's say ako, kami siya nagpapasweldo o kaya kami nagpapasweldo. Wala po pa kaming karapatan as amo na magpaalis. Kasi hindi ka naman papaalisin kung walang dahilan. Parang masama po ba magpaalis ng alam mong hindi naman na karapat-dapat na nakasama mo sa bahay? Ano pong masamang ginawa namin doon? Kasi hindi naman po ako magpapaalis o hindi ko siya aalisin dito. Kung alam ko na matino siya, bakit ko siya aalisin? Kung matino siya, kung wala, yun. Grabe, alam nyo, sobra. Sa totoo lang, ako yung nauto niya talaga. Ako yung kinuha niya talaga yung loob ko. Ako. Walang iba, ako. Ngayon ko nare-realize lahat ng paninira niya sa pamilya nito. Ngayon ko na nare-realize na talagang usapan nga namin magkakapatid yung lahat yung pandemya. Oh, ngayon lang lahat nag-openan silang lahat ng sinisiraan mo. Sinisiraan mo pala.
Ganun, ngayon grabe lang namin napagkadugtong-dugtong. Na anong meron may ahas. May ahas na hindi ahas. Ano ko, yes, kasi gusto niyang tuklawin lahat na ginagawa niya sa inyo, mga kasatsat. Yung mga, ewan ko, mga kabalbal, ginagawa niya sa inyo. Pinapaikot niya kayo. Kaya ngayon, mga kasatsat, ang gagawin namin, legal, nasa legal kami. Kahit na mapanood mo to. Ikaw, sige, ewan ko kung ano yung isasagot mo. Ewan ko kung ano na namang, ang lalayo ng sagot mo eh. At anyway, ito pong pinakita namin sa inyo. Humingi po kami ng consent. Oo, anyway, this is a public parang affidavit. Sana meron kahit papano ang maliwanagan. Sa mga ayaw naman maniwala sa amin, nasa sa inyo na yan. Ang mahalaga, ayan na, hinihintay nyo, lumabas kami. Iyan yung mga kasi... Tsaka, ayaw sana namin paabutin hanggang ganito, pero... Gusto namin legal, pero hindi. Ano na eh, sobra na yung... Tapak-tapakan nyo yung pagkatao na namin, sobra-sobra. Ano po bang ginawa namin sa inyo? Oo. Ano po bang ginawa ko sa inyo? Para tsaka ito pa, ito kasi yung sinasabi nila. Nagsinungaling po ba ako sa inyo? Nagsalita po ba ako ng something bad na para magalit kayo sa akin? Yun na, nagsinungaling po, may ginawa po ba akong kasinungalingan? Ito, yung sinasabi nyong ginagamit, mga kasatsat. Bakit, makikita nyo sa mga comments, bakit ang daming gusto mag-apply? Ang daming sa email ko, messenger, ang daming gusto mag-apply. Kasi sila tuwan-tuwa. Alam niyo kung bakit? Masaya po kami dito. Masaya yung trato ko sa kanila. Plus meron pa silang blessings na bihira mangyari. Kasi kung hindi naman kita ilalagay dito, makikita ka ba? Parang ganun yun eh. Ngayon, ang nangyayari, ako na nga yung tumulong, tinulungan kita. Halimbawa to, tinulungan ko. Kasi sa akin wala naman yun eh. Tinulungan ko na bandang huli, ako pa yung nagiging masama. Parang yung ginagawa mo, lagi kong pinapaalala sa'yo, ma'am. Lagi, kahit kanina na nakakasa, always put your feet on the ground. Na yun yung nasa lagi nasa dibdib ko. Sobra yung paghihirap ko, maabot ko to. Kaya ako lagi sinasabi sa inyo, kasi isang snap lang, nandyan na agad. Kaya ako sinasabihan kayo na, kasi sayang yung opportunity. Kapag lumaki yung ulo nyo, mawawala yan. Diba, lagi ko sinasabi sa inyo, kayo na po bahala ang... Umpisahan nyo po uli yung una kong kwento. Ulitin nyo po ulit yung video. At puntahan nyo yung unang mga post niya. Puntahan nyo rin. Paano kami magpahaging-haging na kami. Kung paano kami i-bash ng mga tao. Yun. Sana kahit paano magkaroon kayo ng konsensya. Wala akong pinakitang masama. On, off, nakakasama ko sila. Bukod tangi, ikaw lang ang nagsabi. Sasabihin mong 24/7 mo akong kasama. Yung kinukumpara mo lagi sa mga nagsasabing mabubuti sa akin, kinukontra mo kasi ikaw nagsasabing 24/7 ka na ikaw yung kasama. Kung talagang mabuti ang hangarin mo sa akin, hindi mo gagawin yan eh. May possibility na kami pa'y makukonsensya na nag-isip kami ng mali sa'yo. Gets mo? Pero hindi, pinatunayan mo sa amin. Pinakita mo yung ugali mo talaga. Yung purpose mo sa amin. Nasirain mo ako, sirain mo kami, sirain mo yung buong pamilya ni Ben. Gagawin namin yung tama, yung hustisya, at para mapatunayan din sa nakakarami, sa mga sumusubaybay sa amin, at pagpasensyahan nyo na po sa mga bata na nanonood sa amin, sana huwag nyo itong panoorin. Kasi ayoko talaga na nag-upload ng ganito. Pasensya na po kayo sa mga magulang at sa mga naniniwala sa amin na una pa lang. Thank you so much po at malawak po ang pag-iisip nyo. Sa mga admins ko na sobrang malawak yung pag-iisip kasi ng mga tao nyo. Kapag actually, mga satsat, kapag lumalabas naman ako, wala akong nakikitang nagsasabi ng bad na gaya ng nababasa ko. Nasa mga nakatago yung masasakit magsalita. Tsaka ito mga satsat, pag-usapan natin yung sa YT kasi yun yung kadalasang nakikita kong comment. Yung YT na yan is second channel ko na yan. Matagal na po matagal sa na sa akin yan. Ang dating title hindi, hindi naman matagal. After kong gawin yung... Makikita nyo naman yung date eh. Makikita nyo yung date na pag... Kailan pa, kung kailan ginawa yan. Ang nangyari kasi is, sabi ko,
ma, gawa ka ng sarili mong channel. Kasi mga nakikita rin natin sa mga comments. Nakikita ko rin kasi sa comments gawa na gawa ka ng sarili mong channel. Kasi nga, di ba, nilabas nga kita eh. Wala naman sa akin yun kasi gusto kahit ko lang actually, naman. Kahit actually, iba nga. Kahit sino naman eh. Daw, oo. Gumawa rin sila ng mga channels nila. Eto ha, ang sabi niya sa akin, wag na master. Ang gusto ko, pasama-sama lang ako tsaka hindi naman yun yung ano ko. Sayang ka ko. Kasi ganito mangyayari dyan. Iba pa yung kikitain nito. Actually, totoo. Pero, yung AdSense nun is connected sa AdSense ko. Sa mga nakakaalam ha, ng kalakaran ng YouTube tsaka AdSense. Yung iba kasi nagsasalita, wala silang alam kasi. Kaya, nakapagsalita sila ng ano. Kinuha mo yung... Yun yung sinasabi niya eh. Sinasabi niya. Ngayon, eto ha, ako mag-explain ngayon. Sabi ko, sayang kasi kikitain. Kasi ako naman yung mag-e-edit, ako mag-iisip ng content. Tapos sa mga editor dyan, camera mong camera ko ang gagamitin, lahat gamit ko. Ngayon, ikaw yung content, tsaka ako. Ngayon, ang nangyayari kasi minsan kapag siya lang, walang manonood. Kaya kailangan dalawa kami, tandem namin. Ako pa yung nag-edit, ako yung sa akin lahat ng gamit, ako yung mag-iisip ng content. Ilalagay ko lang siya. Pati yung mga minsan nga yung script niya ako pa nagbibigay kasi hindi naman nakakatawa yung mga ano niya eh. Yung mga sinasabi niya kasi bastos eh. Eh, bawal yun sa AdSense, di ba? Ako yung nagsasabi na huwag ganyan, ganito yung sabihin mo. Binibigay ko sa kanya every month. Iba yung sa sweldo niya as a driver. Iba pa yung sa game namin, yung mga game namin, mga pa-bonus. Iba yon, iba yan dyan. Kaya sobrang swerte niya. Ngayon, in the end, ako pa yung masama, ako pa yung nagnakaw ng sarili kong sa akin na sinasabi mo. Kung talaga sa'yo yan, dapat yung Gmail niyan ay nakapangalan sa'yo. May subscribers na yun kasi kasat-sat pranks ang pangalan nun. Kasat-sat pranks, lahat gusto ko gawin doon pranks. I-pinopromote ko na yun sa kabilang main. Ngayon, sasabihin nyo sa akin na ninakaw ko yung sariling Gmail account ko. Dati ko pa Gmail account yun ha. Ninakaw ko. Tapos, dumating sa time na nag-open siya sa akin. Sabi niya, baka pwedeng arborin na lang. Yun yung time na... Doon na yung time na... Parang ano... Ano na siya? May something na. Parang feeling ko lumalaki na yung ulo niya. At totoo. Promise, kaming dalawa, sinasabi na namin. Kasi hindi na siya nakikipag-cooperate. Pero yung sweldo niya, ganun pa rin. Ngayon ako yung gagawa ng paraan para ako yung mag-edit dalawa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, halos 18 hours editing. Yung parang, yung isang araw kulang. Parang kulang-kulang na yung tulog ko. Tapos, bigla sabi niya, mag-hire daw siya ng editor. Ba't ka naman mag-hire pa ng editor? Eh, nandito naman ako. Yung pala, gusto niya, mag-solo na. Umalis siya.
kunin niya yung YT. Sabi ko, ma'am, yung subscribers niyan, okay lang sa akin kasi galing naman yan sa main. Pero ang may problema tayo, yung account ko, Gmail ko yan. So hindi pwede. Kahit na anong mangyari, hindi pwede talaga. So alam niya yan. Sabi ko, ganito na lang yung gawin mo. Gawa ka ng channel mo, ipopromote ko everyday yung laging ko ipopromote ko na ipopromote. Kasama niya. Babalik pa rin yan. Kasama at least. Anak niya. Oo. At para magandang tandem nila. Kung natatandaan nyo, Mang N, yung anak niya yung name. Hindi niya inaasikaso. Hindi siya nag-a-upload. Paano kung ipopromote yun? Kasi ang gusto niya, ako yung mag-asikaso. Ano yun? Tatlo? Pinauba? Ano? Napabayaan ko na nga yung channel niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na marami. Sana maraming katawan ko kakayanin ko. So ano yung sinasabi niyo na ninakaw ko yung account niya? At saka ano yung sinasabi niyo hindi niya? May sinasabi pa yun. Mo na email address niyo. Papakita ko. Yan. Lalagay ko sa screen. Kaya yung mga nanguhusga dyan, alamin niyo muna bago kayo magsalita. Para ang nangyari kasi, nagtayo ka ng company. Sinabi ko nga sa post ko, nagtayo ka ng company. Kumuha ka ng hair. Nag-hire ako ng president. Para, syempre, may sweldo yun. Malaki sweldo nun. Kasi malaki naman sweldo niya eh. At the end, gusto niya kunin yung company. Sino ang papayag na ganun? Huwag tayong ipokrito. Ako, nandito ako, masaya ako sa ginagawa ko. Nakakapagpasaya na ako. Kumikita pa ako. Kaya nga ako nagpapagod kasi may pangarap ako. Gets nyo, huwag tayong magpaka-ipokrito dito. Maraming purpose to. Maraming purpose tong pag-vlog ko. Pangarap ko sa pamilya ko, nakakatulong ako, nakakapagpasaya ako, matutulungan ko yung relatives ko, nakakatulong ako sa mga tao, at the same time, kumikita ako. Why not na kung kaya ko pa naman, kaya ko pa lang gumawa ng channel, kaya ko pa isingit sa oras ko, kasi wala naman akong ginagawa, nandito lang ako sa bahay, hindi nga ako lumalabas eh. Kaya napakalago yung sinasabi mo, marami akong chicks. Gusto ko pa eh, gusto ko pa kasi meron ako, di ba sinasabi ko nga, feeling ko matanda na ako, na ayoko, gusto ko mag-work na mag-work para sa pangarap ko. Kaya huwag tayong magpaka-hipokit mga kasatsat. Nagtatrabaho ako para sa pangarap ko. Yung sasabihin niyo sa akin ako, pinagpaguran ko yan eh. Grabe yung pagod ko dito, alam mo yan. Ang dali lang mag-vlog. Ayan oh. Vlog, sasalita ka lang, gagawa ka lang ng ano. Ang mahirap editing. Isip ng content. Kasi vlog, magbibideo ko lang yung sarili mo eh. Ang dali lang kahit sino pwede. Pero mahirap makahanap ng subscribers at viewers, di ba? Alam nyo yan. Kaya nga kayo nag-hug to hug eh. Kasi mahirap. Kaya nga ang swerte mo na anytime na paggagawa ka, isang promote lang kasi nakakasama kita eh. Yun dapat yung iniisip mo. Tapos, tatrydorin mo ko. Kaya pala meron kang last supper. Para kang si Judas. Grabe yung ginawa mo sa akin. No. At least napaliwanag ko na yung side ko dyan sa YouTube channel na yan. Hanggang dito na lang muna mga sas. Sana naliwanagan kayo.